naman pagdating ng mid game to late game, pero yun nga, mind games pa rin talaga yung nanalo doon. I think siguro yung mga initiate ay yung mga go din siguro ng PuckChamp, medyo magulo, 'di ba? Nakita naman natin kanina yung ulti, so I think hindi lang sila nagkakasundo rito. Pero ito may drop na tayo, game number 2. Invoker UD. So interesting pick para dito sa PuckChamp. Kakaiba. Oh, for Mind Games yes. Naman, ganoon pa rin. Meron pa rin sila rito ng Marcy na kanina natin nakita doon na hawak-hawak ni Big Noom. And tingnan natin third pick kung ano yung kanilang pipiliin dito, PuckChamp. Nag-aabang tayo, carry offlane and another support yung kanilang kinakailangan. Maganda against Clockwork and Marcy. Yun ang sa tingin kong kailangan nilang piliin dito. Mm-hmm. And I think yung UD medyo nagiging uso na ulit dahil nabuff siya, 'di ba? Kung tutuusin itong itong big patch natin, guys, nabuff si UD. So talagang medyo makikita natin tong Bakit ba siya nabuff? Ano ba ang kanyang ano ba kinalakas niya kay UD? Pinalakas yung decay kasi. Pinalakas yung decay tsaka yung flash niya. And dito na natin third pick. Kung ako sa kanila, pipili na ako dito. Phoenix na eh. Okay, dalawang ano na kaagad. Dalawa na no normally niyo sa Clash Phoenix Egg sabay Undying. Phoenix Mars ulit sila. Okay naman sana yung Mars eh. Yeah. So, tumalong lang kanina eh. Kinabahan. Nagkatalungan lang. Pero kung tutusin, kaya naman talaga kanina ng PuckChamp eh. And yun na nga guys, tingnan natin third pick PuckChamp. Tagal pumik yung PuckChamp, talaga nang papayi sa bagay. Dalawa kasi kagad yan eh, dalawang sunod yan eh. So yes, hindi lang ito yung yan. Third pick yung kanilang pinag-iisipan. Maybe kung ano yung iko-combo nila, may isang hero na sila na nasa isip. Pero ano yung maganda nilang ipares doon? Or ano yung maganda nilang i-counter dito sa mga heroes ng Mind Games? So Winter Wyvern ang isa nilang pinili. So ginawa nilang 4 dito itong Undying. Pwedeng 4 din yung Wyvern, ipepe. Pwede rin 4 yung Wyvern. Pwedeng carry pa yung Undying. Minsan, ino-offlane. May mga balo na team. Ganyan ginagawa, guys. Oh, may mga we love na team o we love na player na yung UD nakikita natin sa course eh. Oh, hindi sa support. And let's see, ito na guys. Yung kanilang 4th pick. Nag-aabang tayo rito. Lycan! Oh! Zustrat, coming from PuckChamp. I think medyo maganda to. Lalo yung hero ng MindGames dito, wala sila masyadong, paano ba? Wala sila masyadong pang-hold sa Lycan. Diba? Yung Cog siguro, yun lang. Yun lang pala. Kaso yung Clock, pag kinagjet yung Lycan, pwedeng mamatay din si Clock na mabilis eh. And I think yung Lycan low, pwede rin sa carry, pwede rin sa offlane. Yun yung maganda rito sa isang Lycan pick. And ano kasi ito eh, counter din to kay Lina eh. I think si Lina, isa sa mga ayaw niya yan. Na may mabilis. Umahabos ah. Sobrang daming alaga. No? Kaya siyang punitin dito, di ba? Mm-hmm. Depende, kung tatama yung kanyang LSA, okay. Kung hindi, for sure, namamatay siya dito kay Lycan. Siguro for stopan lang. Maganda naman yun. For stopan lang para din sa side ng Mind Games. Medyo okay na sila against din sa Lycan. Pero yun nga, yung kasi yung isang kainaan dito ni Lina, once na nalapitan siya ng mga kalaban eh, talagang malambot lang din talaga siya. And Ursa ang sagot dito ng Mind Games. Ayan, ang hindi ka-atrasan sa suntukan. Ursa Warrior. Pero in terms of fighting potential for PuckChamp, malaki din, di ba? May Wyvern sila, may Undying sila with the Tombstone. Pero let's see kung ano yung mas magiging problema ba nila, kasi yung Ursa rin naman kaya naman din yung patumbahin yung ano kaagad, no? Yung Tombstone. And also yeah. Lina para yung Lina, oh. Yes, yung Lina malayo range. So ang link ang ano ko lang dito, anong magiging build ni Invoker? Kasi kung Quasweck siya totally, hindi siya mapapatay na mid kasi lagi walang mana. Pero I think malulugi siya sa last hit deny. Yun lang yun. Pero kung Quasqueak siya, yung seta parang kukunti eh. Yung mga may stun sana o ano, di ba? Kung expert naman siya, laban-laban siya sa lane. Yun maganda rito. Kaso,
plus 1 TP. Pwede, pauna. I think nakasalalay yung mid talaga sa support na lo eh. So kung magka-quasix tas merong vessel. Okay lang naman. Vessel builder siya, tas talagang kakait lang nila Ursa, yun ang sagot nila yes. dito. Pero kukulangin sila rito ng isa pa, siguro carry na sobrang right click talaga. Pero mo kailangan nila yun, I think good ban para sa side ng mind game dito. Oo, ganda na ito. LD, oh, LD. Kung nag-LD yung PuckChamp dito, sobrang ganda. And PuckChamp na papaisip na anong magiging hero nila rito, ah. Eto na, last pick ng PuckChamp. Sa mind game, sa team mo, anong pinaka-the best para kalino? Offlane? Timber? Ano yung Viper? Timber ba? It is good. I think okay lang. Walang pamatay, no? Kahit anong mangyari, walang papatay sa kanya. Oo, walang papatay sa kanya. Oo. Yun ang iniisip ko. Darkseer? Clockwork Darkseer? O kasama? Or... I think yung clockwork mo na ito eh. Kaso, mayroong ano, Bloodseeker. Yun ang ano. So, ayaw mo na mag-Darkseer. Ayaw mo mag-clockwork. Ayaw mo mag-Timber. So, ano na. Ano mo mga... 10 seconds remaining. Necrolite or Beno ata? Necro or Beno ata? Viper na lang ulit. Ay, wala. Viper. Wala, ban eh. Ban yung Viper dito eh. Yung Beno sana, kaso yung Beno. Mangat ka din lang yan eh. Kaso may naikan kasi. Pero Pango? Lang, ayaw mo rin pala mag-Pango, mag-Bloodseeker din talaga. May Bloodseeker, may Rapture eh. Oo. Wala, medyo... Baka mag-Underlord lang to. Underlord. The basic. Underlord. Ayun, ayun. Lo, isa sa pinakamagandang pang-counter against the Lycan Dead. Lycan, oo. Oh. Pang-hold sa kanyang Pit of Malice. And recently, nakita rin natin yan, di ba? Nung ESL1, yung mga nag-Underlord doon. Eh, nag-iisip pa yung mind games dito. Gusto nyo talaga yung mapapa-mind game. Pa-isip talaga yung PuckChamp ko na ipipick nila. Ano nga kaya ang kanilang pipiliin dito, guys? Wait. Let's see. Eh, paano pag may RC offlane, pwede, no? RC offlane? Pwede. Yan. Makikipagsuntuka yan. So, ipipick na sila rito ng 5, kung ganun. Pero yun nga. Talaga. Talaga. Guys, ayoko man mag-coach, guys, pero baka magkaroon ako ng offer. Shoutout nga pala sa mga teams yan sa darating na region na qualifiers. Baka lang naman, baka bigla kang call. Baka lang naman, no? Baka naman. Bigay ko sa inyo yung link ng Dota map. Basahin nyo yan. Ito na guys, kompleto na ang ating lineup, Jules. Sino sa tingin mo ang medyo nakalamang sa lineup ngayon? I think kulang lamang, parehas lang ah. May win condition, no? Laban. May win condition parehas. And ang mahirap dito kasi sa side ng PuckChamp na naman, eh Lycan. Yung Lycan kasi alam uh-huh. natin, pag hindi siya nag-own na naman ng early, wala siyang kwenta. Yun kasi may mga heroes kasi sa Dota na malakas talaga ng early. So pag sila yung nalugi ng early, medyo... Wala na. Early. Yung timing nila, no? Alam mo na. Yes, bababa yung time. Kumbaga yung 80% yung... tapusin nila ro, mababawasan, magiging parang 30 na lang kasi dahil nga yung win condition yun na hero dapat own and natalo. Pero, ang maganda naman sa akin, kung 50-50 lang naman, yung mangyari, kung ba, hindi bugbog si Alaika, sakto lang, may perks. Eh, yun ang maganda, kung baga, yung mind games, paano nila sasagutin yung ganung pressure early dito sa isang Lycan. Aha. And let's see guys kung aling win condition niya ba ang may hit ng both teams, no? Mind Games na kuha ng first game natin. So PuckChamp, kailangan nilang bumawi rito. So first yung game number 3 natin or else malalaglag sila dun sa may lower bracket na ang nakaabang po ay... Ano ba nakaabang dito? Titingnan natin. Ang nakaabang sa kanila dun sa may baba ay yung X3. Nakakapanalo lang kanina against Team Unique, 'di ba? Na upset daw 'yun.
Yung X3 nga, na yun. Nakita ko nga yung mga comment doon, puro upset daw yun sa X3. Mm-hmm. Parang ano, naka-yolan rin yata ako doon eh. Naka-parlay ako doon eh. Team Unique, tas dire-diretso lahat ng, diha, ano, ng Yamado. Lima yata yan. Di mo, ako hindi expected ha, na matatalo Team Unique. Kasi isa rin sa napakalakas yun eh. Pero kasi dyan, salam mo naman ng Beso Pan. Alam mo naman, Beso Pan, diba? Anything can happen. Walang malakas dito, talagang ganon. Walang malakas sa Beso Pan, guys. Si Cybercats nga, Cybercats. Nanalo pa kanina eh, 40 minutes, 48 minutes pa yung laro nila nung Hydre. Alam mo talaga, sobrang tinindi, no? Pero abangan natin lahat yan. Sa mga susunod na araw, may laban ulit. Itong mga pinapanood natin dito. Mamaya meron tayong bakbakan na HR o Hellraisers. Then One Move versus Bet Boom. Yan. Yan yung mga susunod natin mga bakbakan dito. Pero ito na guys. Meron na tayo dito ng bakbakan. And uy, may ping 500 daw. Sayan yan. Bawat lakad mo, hindi sumusunod yung character mo. Parang kapon, look. Kaya nga kapon, kinabalo kagabi. Kagabi pala. Grabe yung akatlos ko, nasa 30 plus ata. MB tinatapos ang boost, pero naman makisama. Makisama si Inter. Ako kasi nag-live ako kahapon eh. May nagbigay ng level 100 eh. Tapos may isang nagbigay ng level 50. Shoutout po sa inyo. Alam nyo na kung sino yun sa may live stream natin kahapon. Tapos, naglaro kami kahapon nila BYB. Ayun, masaya naman. Okay naman. Hindi naman naglalag. Sana all binibigyan ng battle pass sa baka naman. Eh, wala kasi mag-live-live ka kasi, Sir Jules, tapos lagay mo na yung Gcash mo kagad dun. Ang maganda pala sa Steam ngayon, right na, no? 1:1 sa Gcash. 1:1 Gcash siya kay Steam. Hindi mo na kailangan bumili ng Steam wallet. Pero syempre, kung yung iba nag-ibenta na mas murang Steam wallet, eh medyo... Why not? Oo. Oo. Kaso, why not? Pero risky rin yan. Yes, iwas lang tayo sa mga scam. Alam naman natin, nagkakala talaga mga scam, di naiwasan yan. Yung iba nga, nire-retrieve yung, iba pala yun. Pero, yun nga guys, ingat-ingat kayo sa mga ano, sa mga nangyayari dyan sa stream, ha? Huwag kayo papaloko guys. Sabi, boss, alo ba, 2 days na wala stream si Carl, baka naman po may balita, hehe, salamat. Nako, wala tayong balita. Wala naman kasi streaming schedule si Carl eh, kung gusto niya lang talaga mag-stream, mag-i-stream siya. Boss, hindi siya required mag-stream. Pasensya ka na kung hindi naka-live. Pero, ganun talaga, mga pro player. Minsan lang mag-live yan. Depende na lang kasi kung yung mismong player talaga naka-assign na mag-stream araw-araw. Mm-hmm. Oop, magkakabakbakan ba to? Ay. Naglalagyo ko na natin. Pero, nakakitaan. Stan, di na kailalangan, di rampot, sino mas mabilis ang kamay? Si Lil? Si oo. Suntukan, Slayer versus Crystallize. Hindi kaya ni Crystallize yun. O yun lang, may decay. Ayun, sakit. Pero kailangan niya magback. Masakit ka na ito, no? UD Bloodseeker, so low HP ka, tapos bibilis. Oo. Bibilis ang bibilis yung moves with mamaya dito niya, no? Paano mag-Gcash sa Steam Wallet? Pwede naman, pwede. Kukonek mo lang. Advance yes, ka na. Steam kayo. Steam, advance ka na kagad dun. Gcash, babayaran mo. Iyaano mo lang, yung QR. May Gcash ka si Valve, nakaka-surprise ha. Sabi niya, Gcash ako. Akin na pera nyo, pero Crystallize. Pero Crystallize ha? Talaya marami naman dito, si Slayer dito. Sakit din kasi talaga nung pag tumatama sa yun, level 1 no? Yes, okay. Hindi, pag solo mo lang talaga na... Adama yung battery aso, talagang masakit eh. Kaya nga eh, at least talaga, kailangan mong ano yan. Pero kita mo naman, yan lang, binubulas yan naman dito itong si Bloodseeker. Pero kailangan niya mag-ingat yan. Pero dahil sa kinagawa niya na, kita mo naman, wala problema itong si Underlord. Easy farm. Easy farm lang. Hindi pa nag-delane yung creeps dito, talaga nandun sa may gilid lang. Buset nga, ayan, magle-level 2 na yung Underlord. Pero, nandito. So, siyempre, si Crystallize, kailangan niyang upalabuhan niya sa main lane. Oh, pero may game. Pero, pwede yata patay yung lane na.
Hindi. May, lang, so close lang. Wala. Walang call snap eh. Pero bugbog sa lasit yung invoker, halo. Yun na nga, napag-usapan natin. Cosmic kasi, mahirap talaga eh. Ang baba kasi ng damage yung invoker early. So talagang mahirap pa siya rito. Aha. Uh-huh. And Ursa? Okay, parang yun din yun. Ha? Huh? May crypts ba kanina doon? Oh, may crypts. Siguro, may crypts. Oh, may crypts siguro. Hindi mo mababasa yung range crypts na yun nung wala doon crypts. Pero ito, napaka-easy lang oh. Guys, inaano lang ako, ina-allergy. Wala akong sakit. Relax lang kayo. Para magamit first bonus, PM kasi ako yung link page, may asagot sa'yo dyan. Pero ito, Juice, kawawa yung Ursa Wario sa may bottom lane. Ano nangyayari dito? Lugi sila eh. Wyvern, Lycan, tapos dalawa silang melee. And I think yun nga, diba? Yung Marcy kasi yung pinalane nila. Kanina kasi yung Marcy sa top eh, diba? So, dito, diba, wala silang magawa. Pareha silang single target against sa Lycan na may alaga. Talagang mahirapan sila. Talagang ginagawa, oh. Ginangat-ngat lang sila, ano? Oo, oh, nung aso. So, kung sakasakali, ang clockwork yung nandun sa may bottom lane, okay rin naman. Kaso may mga alaga rin. So, yung battery assault niya, less lang yung kaniyang magiging impact, okay. No? Eh, parang mas maganda talagang bulihin to eh, ito eh, si Ludir ito. Kaso, or, si Marcy kasi, wala siyang ano eh, gagawin sa baba eh. Wala, pati dito sa task, kung gano'n, nagkataon, wala rin siya magagawa sa task dito eh. Mahirap din talaga. Mahirap talaga. Ngayon naman, nasa kamay naman ang PuckChamp yung lane. Pero yung middle lane naman natin lo eh, balagbag. Nasa kamay? Oo, no lane na. Semi! Balagbag dito kay Dina. Tama-tama, and ito, Slayer, muntikan niya naman ako yung courier niya, pero ito, idigay na naman ni Lil. Grabe, pinagpupul pa siya rito ni Slayer, ang saya-saya. Ang Kags, gagamitin, ubos na yung mana dito ng dying, pero meron siyang mango. No? Napakaraming mango. Oo, naglilihi yata ito si Lil, oh, mango isa, sandigay. Hindi, nagbubuhat kasi, lo, eh, nagbubuhat, kailangan na mangga. Oo, eh, pwede siya mamatay, ha? Uy, pero muntikan na. Stick lang. Stick. Siguro kung nakapag-isa pang decay. Saka may stick din. Di rin mamamatay. Eh, Lil? Okay, siya yung matadali pa rito. Tinan natin kung tinalangan niya buhay dito para yung mana. Oh! First blood na kukuha pa rito ni Slaya. Oh yes, my god. First blood natin. Brought to you by rivalry.com/lupon.wxc. So, ayan. Sakto. May nagkikwento. Or may nagkukwento tuloy, may nagkakukomment sa ating stream na saan magdi-deposit. PM lang kayo sa KuyaNic page para sa lahat ng information. PM lang guys sa lahat ng information dyan. Pero tingnan natin ito. 1-0 pa rin ha? Carry and dying pa rin daw ni Ana. Ginawa ata ni Ana noon nung nakaraan. Pero ito, clockwork. Ipapatay lang. Tamang ipapatay lang. Oo, para punuin buhay ng mana. Tama, nagpahabol lang dito ng ano. Kumbaga, sa mga nakataya ng kills, napakamatulog. Ba't ka nang patinay? Ikaw, tuloy ng puntos yung kalaman. Yung mga nakataya ng first 10 kills, no? Ayun pala, yun, magre-refill daw kasi sa mid. Ah, okay. Mas okay din, minsan talaga magkapatay para mag-benefit yung mid lane nyo eh. Yes. Misa ka napapaganda pa yun, di ba? Last time ito. Na ano natin, napapaganda pa. Nope. Pero kailangan maging ato wars na. Masakit yung mga alaga. Okay. Grabe naman yung Wyvern tsaka alaga. Ganun lang i-commit sa'yo, tapos mamatay-matay ka, di ba? Ay, grabe naman si Lil dito. Bibigla yung nilawalang niya niya. Nambibigla yung ano ha, PuckChamp tatap ha. Uh-oh, pero di sa may bottom lane, patuloy pa rin yung paghihirap. Ah, hindi, medyo nakakabawi-bawi ito si Ursa Warrior, pero lagi siyang pulahan, guys. Face boots, maganda yung item niya, face boots. Tapos rectaring para fury. Parang wala na masyado tayo nakikita ng defusal Ursa, no, lo? Madalas po, ano wala. Na talaga, fury. Oo. Ready build talaga. Farm. Yun ang the name of the game. Hindi na sila nag-ano talaga. Yung snowball type, wala na yun. Kasi panagkamali na rin siya, tapos na rin eh. Yun ang mahirap sa defusal Ursa. Panagkamali ka, isang beses lang, wala na. Alam mo na yung farm mo, maiiwan na lang opposing carry.
So, kailangan mo talaga perfect game kung mag-defusal blade ka or kaya mayroon ka mga Ember Speed, Magnus nakasama, i-empower ka nalang. Empower, yes. Or sobrang old mo. Ito may TP dito sa may top lane. Gusto nga ikaw dito si Crystallizen. Oo, mahuhuli rito. Sa Crystallize. Patay pa rin. Pero, patay pa rin. Hindi na ginamit yung Laguna dun ha, Jules ha. Ito, ito na, yung Laguna. Kailin and two. Heroes, patay. Yung kanilang makakukuha sa may top lane. What do you think dun sa naging rotation na yun? Nice rotation para kay Lina. Pero to bottom lane ha, inaaway nyo kasi yung Urse eh. Ayan na. Kaya ka, si Malik nadali. Pero nandito rin si Yangji. Nabawasan niya na mana, pati buhay itong Ursa Warrior. 140 yung HP. Nung Ursa makakatakbo pa yata. O yun na nga, nabuhay pa. And, oh my god, ito this bow, Yangji, delegado pa siya ngayon, pwede mamatay, cold embrace, okay din ang trip, hindi makalapit yung Ursa, alam niya pwede siya mamatay, pero patuloy siya pinabanatan dito na ito si Bignam, pero Bignam, tumalo na naman with the stun, grabe naman, lakas mang boset dito na ito si Marcy, pero gusto nila ito na rin, gusto nila tayo pinasok yung Ursa Warrior, nice patan, pero hindi, tumama yung tornado dito ni Yangji. Bakit ayaw mong umuwi? Ursa Warrior will fall. Yangji delegado rin. Patuloy lang siyang inahabol ng Marcy. And makukuha nila yung kill dito kay Marcy. Clea, mabubuhay rin. Doon siyang inahabolin dito si Malik. Kung tutusin, grabe si Marcy na to ha. Ilang minutes yun, no? Na inahabol niya. Uh-huh. Yung ano rito, yung Invoker. Talagang talon na ng talon. Then, I think si Ursa... Medyo, ewan ko ano nangyari. May Bloodseeker low eh. Low yeah, HP. Ito yung position niya. Ewan ko ba? Ba't hindi siya umuwi? Yun din lang. Hindi ko alam. Or bakit hindi nag-TP yung isa dun man lang para salve or... Ay. Okay, pero ito ah. Oh, clock. Gumagawa lang ah. Domi na pala yung ano rito. Lycan. Ako, ang yaman. Oh, yaman, ayun, no? Oh. Rekta-rekta lang naman. Oo. Hindi, ganoon man talaga yung item ng Lycan, eh. Automatic, rekta-domi talaga, eh. Okay, guys. Tinan natin ito, Young God. Will for Midas. Baka earn na yata siya. Sakto na yata yan. May earn na siya dito. So, para magiging parman yung game natin, pag hindi pinush ng PuckChamp yung bottom na to, kailangan na lang i-force to. Sa ngayon, ay maipush na kagad. Ang lakas dumipensa mamaya niyan, Underlord, no? Hindi, yun nga lo. Eh, kaso, yung Underlord, pwede talaga siya mag-TP anytime sa bottom lane. So, talagang uh-huh. Yung PuckChamp, ayaw nilang magkamali kasi yun nga. Likean sila eh, hindi sila pwede barang-barang pulak lang. Oo, and ako, pinutrip pa yung alaga rito. Plus 100 gold on Ursa. Wala eh. Walang makunat kay Ursa lo eh. Talagang yung pure wipes dito. Talagang... Optom zone! Okay! Hookshot! Ginamit! Nakakuha pa illusion rin dito nito si Slayer. Ayun ako! About try? Astra? Hindi. With the sustain nito si Lil. Buhay pa din. Kumuha na siya ng courier. Pero alam mo na yung multing kasunod nito. Player buying time and mamamatay pa rin siya dyan. At least I think okay lang, at least di ba yung pushing ability ng gagawin ng PuckChamp eh nadidelay lang kung tutusin ha. Itong Ursa lo na nakita mo hindi makalasin sa bottom lane going for ano yaman na going for yaman na eh. Wala ilang base lang siya na iwan, okay na di ba. And ito, Bloodseeker naman, kahit pa paano, siyempre, pag yung maganda naman yung lane niya sa may top lane, mag-maelstrom na rin siya. Yes. Kaso, Ursa versus Blood, tayuan lang, Ursa. Pero kung... Ursa talaga. With the kakampi, pwede, yung Blood, yung G na hook, pero ang ganda ng pagkakatornado niya, hindi nag-latch yung talon ng Marcy. Tinamaan sa mid-air. Radiant spot. Pero Human Smoke para sa mga mind games. Where are they going? They going on the top lane. Crystallize. O Roshan nga yata? Roshan nga. Oho. Marcy plus Ursa? Easy Roshan. Clock.
Sabagay, ang ina kasi ng Roshan early, alam naman natin eh. Aha. Boss Jules, ano prepare mo na right-click trigger na SF o Magic Tap? Nako! Depende po yan, depende. Pero ako mas gusto ko yung Magic na ngayon. Ayaw ba nang nanampal na SF? Ang dali i-kite eh. Nanampal na SF, ang dali na i-kite eh, tapos ang liit pa na HP. Mas maganda yung ano lang, annoying SF ka lang. True. Pero ito ha, back to the game tayo, natik na. Parang almost same lang. Yung trade ng tower dito, basag na rin naman yung bottom lane. Pero yung advantage kasi, nasa mind games dahil may Aegis sila eh. May Aegis nila dito, so maglalaro yung Ursa War doon sa may taas. Meanwhile, on the mid lane, ibibigay ba ito ng mind games? Parang low, hindi sila ready. Grabe yung item decision dito ng Lina, lo. Ako totoo. Kanina ako nag-right-click yung Lina ng MindGames. Ngayon, Magic type, lo. Meron siyang Aether Lens. Tapos going... Oh! Aether Lens! Sabay, going for use. Pero mapag... Kinakita niya. Siyempre, na-right-click yung Ursa, eh. Bakit wala na... Ayun, o. Wala na-right-click ngayon. Kailangan ko mag-survive. Ako'y mag-iing puntir niya dito mamaya. Wala, eh. Kahit... Kasi mag-BKB siya mamaya. Pag natalo lang siya ng Ursa na may mabisal, punit talaga. Toto. So, bite na iba na lang yan. Napaisip tuloy yung ano, PuckChamp. Wyvern, ako, pauli Wyvern. Wyvern. Oo, makukulong dito si Astra. Boom, nilago na sa buga. Buga nga ang labas. Sabi rito, PuckChamp na pala si Utak, hindi na Genius Hunter. Oo, si Eric Malik. Eric Malik. Imbokan, medyo kalungkutan yung earn niya rito, lo, ah. Nag-earn siya pero wala pa laban. Pero may aman naman. Pero siyang, Yun ang problema. Pag may maaga kang earn, wala naman laman dahil wala kayo na napapatay. Kaya kailangan talaga yung mga kampi mo palaban. Eh, kaso nag-alo ka, ilaikan ka eh. Baka lumaban yan. Sa kahit pa siguro. Atos na lo ha, so additional ano to ha, pang catch or pang huli dito ko kay Underbird. Unlimited so, route, no? Yes. Grabe naman dito sa Slayer. Siya na yung nagpa-farm sa side camp dito ng PuckChamp. So nagkaka-farman din tayo talaga eh, kasi Ursa ano to eh. Ganun din eh, for PuckChamp, okay lang din naman sa kanila, di ba? Like and Bloodseeker sila. For MindGames, okay din, Lina naman sila, Lina, Ursa. Yes. Kung tutusin, okay na okay sa MindGames na nagkaka-farman. Kasi, syempre, like and kalaban nila eh. Diba, yun yung iniiwasan nila rito, yung maka-early push itong PuckChamp. Grabe yung Ursa, biglang yaman. Uy, may nahook! Sino nahook? Ay, dito mama. Dito mama. Grabe naman yung item ni Slayer. Vitality booster going for Vanguard. Vanguard. Ako ganyan din ako kapag nag-clockwork ako eh. Magic damage, pag good ka, pag may physical, Vanguard. Di ba parang? Yo. Di na, di naman siya. Hindi na rin ganun ka big deal na agang mag-repressure. Aganims repressure kay... Or I mean, Aganims kay clockwork. Iba na pala yung overclocking nun. Hindi na pala yung nare-request yung lahat ng yes, skill. Iba na. Pang-core, iba na, pang-core iba yung Aghanims niya, no? O, oh, pang-core, hindi na pang-support. Tsaka mahal kasi ng Ags eh. Diba? Kaya nga eh. Pero ang ganda sana nun, kasi Ags ka, para di ka na magre-repressure, okay. Di ba? Para gano'n na yung ano. Pero, munti ka lang mamatay ito ang dying. Inamitan pa siya rin ng, Uy, kita ba nila to? Wala detection, pero yun dito! Ay, mauli si Yanggi dito. Gusto niya siya pumasok doon sa may ano. Pinasukan ng Undying pero hindi siya makakapunta doon. And, oh, Yanggi? Mabuhay pa yata with the ice wall. Ang bagal ng takbo ng mga tropahan. Tadumok. Oh my God. Uy, makatakas pa. Yanggi with the joke. Parang imposible makatakas na parang nagkagulo lang ata yung go doon. Medyo messy. Yung go ng mind games? Ay, yung tama yung mind games? Oops, alam niyan, sentry one. Ayun, the word ka agad. Nakakita yung ano yung Wyvern eh.
And going for, ano ba to? Sa tingin mo, minsan may mga like tayo nakikita. Doon ka ba na yan? Ano eh, refuck. Pero ito, Clockwork na Rapture. Okay, naman tayo kayo din si Slayer. Maghahabol pa sila yung Age of Immortal din dito ng Urso Warrior. Is na wala na. Kaya, maghahanap yata sila dito. Pero hindi, magka-farm na lang muna. Malik, napop niya pa yung kanyang ultimate. Pili ko, Domito na yan. Oo. Oh. Ayun o, kinuha na o. Ayun lang, kinuha na kagad. Domito na. Upper bracket ba to mga lords? Yes po, upper bracket yes, po yes, upper bracket po to. Ano item na nung Urso? Meron ba siyang dagger? O yan lang talaga item niya? Bagal yan, pagayan lang. Meron na yata, may papadating na, papadating na. Ano yung papadating niya? Wala eh. Sa kanya ba? Baka tipi lang yun. Uy, pero ito ah, may mauli. Uy. Di sila nag-uusap eh, ha? Ayun, ayun! Naku po, tumama pa! Bakit? Ba't hindi na lang... Parang... Sobrang messy, Manggo, no? Mahigit, hindi ko maintindihan. Bakit hindi yung pwesto kanina ni... Kaya pahirapan, no? Bakit hindi yung si Clock yung dapat nasa position ni ano? Marcy, hindi dapat na. Palit sila eh. Oo, oh, pares... What? Medyo... Bakit din ulo ko? Iniisip ko ano eh. Ano daw dito? Ah, hindi nagdage. Rekta BKB yung bubuin dito ni Ursa. Ayun, palaban ang kuya kaso, mo. Kaso may curse dito eh. Spotted. Ursa Baron dito eh. Guys. Pagka BKB, no, auto winter's curse. Oo. May 9 games lang tayo ni MindGames. Ito oh. Oy, kita dito. Ito si Undying ha. Or I mean, oh, Underlord. Na-rapture, kalahati ang buhay, pero medyo makunat, sunstrike, hindi rin mag-o-connect yan. Uy, grabe naman pagkakalagay niya ron ng tombstone. Sasamay, high crowns pinatay, pero Marcy, maging kapalit. So, mag-backout na lang yata yung PuckChamp dito, pero nakakuha na yung kalang gusto. So, take control yung map. Dito sa bandang bottom ng ating mapa. Kung tutusin, no, lamang yung mind games, pero sobrang messy nila pagdating sa team fights. Pero ito, aminaw uli ha. Okay, nahuli dito yung Bloodseeker. Mukha mamamatay yata yung Bloodseeker mga sir. And good target for the side of mind game. And yun naman pala eh. Yun naman pala yung gusto nilang mag-uudo. Sabagay, wala nang ulti yung Lycan dito. Wala nang re-rapture. So, good catch. Para kay Clock dito. And walang inihintay kasi yung mind games guys sa kanilang mga skills. Laguna? Oh, wala sila mga... Parang? Hindi pa nga kaya... Kututusin eh, hindi nga kailangan Bilisin eh. Bilisin eh. Oo, hindi kailangan. 1 minute lang cooldown. 1 minute lang cooldown niya. Kututusin yung Laguna Blade. Kaya na lahat, guys. Kaso, yung Aghanim's din ni Lina rito, iba na rin. Plain Cloak. Ah! Ano yun? Hindi na yung Pierce. Dati kasi Pierce yun yung Laguna, di ba? Yung Pierce ngayon, nasa talent na. Unobstructed movement speed, hindi na umaano. Kumbaga yung... Na-slow itong aganim siya. Tapos may magic parang resist pack. Kumbaga parang ano. Parang naka-third skill na Ember. Parang ganun. Ah, parang ganun. And, oops. 5k kalamangan dito ng MindGames. Travel, next item dito. Choke to daw, choke. MindGames ka talaga, puro intro. Eh, relax lang kayo dyan, guys. Hindi pa tapos. Lagi yan. Hindi pa tapos. Papahabol, pero hindi mananalo. Ito ah, pero... 4 months old para sa MindGames. Anong nga nga? Ah, guys. Mabibreak yung smoke dito, guys. Yes. And Rapture kinamit kagad, pero napakagandang hook by Slayer. Gusto na lang burst down na naman. Ito siya. Uy, one hit! Matakos pa, pero patay. Ginat-gat. Very good yung Lina. Sabi sa'yo, Lycan against Lina. Wasak ang akum. And pawala na yung BKB rito. Ito, Ursa Warrior. Yan na nga, nawala na nga. Kailangan niya na tumakbo. Hinahabo siya rito. Ito yung Lycan. Pero buti na lang may Malice plus the Rod of Athos. Hindi makahabol. Ito yung Lycan. Pero the rest of PuckChamp. Okay na raw yun. Uy! Uy! Ay, ay, ay! Sobrang greedy! Hindi umuwi! What the... Turning point yung Lu! Isipin mo kung buhay siya, hindi makapag-Roshan to! Ito, yun yun! It's time to go, Roshan!
MG! Oh, pero na dyan yung tropahan ng PuckChamp para duluhin yung kanilang gustong mangyari. Winter's Curse, ginamit na. Pero makunat lo ah. Makunat niya. Pag-a-out na lang muna yung sister. Makunat yung Crimson kasi lo eh. Ayun, dun nakita natin yung Crimson. Ay, pero ang daming ano ah. Oh, and hook shot. Ginamit dito. Tinulak. Itong Lycan. Yung mga alaga. Nakakuha. Tininay! Tininay ni Malik! Yung Aegis of Immortal, hindi nakakuha ng Ursa Warrior! Nakadinay ng mga alaga! Nakakuha ng mga alaga, guys! Tinay! And oh, the stun! Tinamahan, Invoker, buhay pa rin with the Ghost Walk! Pero patay pa rin din si Malik, guys! So, nadinay mo man yung Aegis of Immortal, pero buhay mo yung naging kapalit! Pero at least, lo! No, sobrang halaga nun! Kung tutuusin yung Aegis! Siyempre, pwede nang high ground yung mind game! Ang high ground, oo! Pero, dahil nga doon sa deny Aegis, what a play by Malik dito. Kahit namatay siya at least, di ba? Grabe yung tulong na ginawa niya. Na-tornado kasi last minute eh. Ito ah, kung replay natin. Kita natin dito guys. Kita mo yung mga alaga. Focus lang. You know, pag, yun na nga, tornado sabay din na yun na lang ng golem. Paubos na rin yung alaga eh. Kung hindi na-tornado guys. Ito si Invoker lo, nabuhay pa. Nahil ni Udi. Grabe sila dito ah. Tutusin. Sigil aggression talaga nito. Grabe si Lil, yung pag-save sa Ibo dyan, lo, sa mga hindi nakakita. Nakita nyo guys, one hit na lang na solo rip pa. Nahil pa, no? And I think yung shark nakakuha ng Ursa. Parang may nakita ko na nakakuha ng Ursa. Yes. Kahit paano, di ba? Nakakuha naman ng shark. Kahit pwede na, pwede na. Oo. Okay, pero ito ha. Pero oh, binanatan, ang okay, daig batay. Mega three party, tayo no? 3 or 4 hits lang ata siya dun. Sa bagay, wala ka talaga kasi makulit kay Ursa eh. Kahit 10k pa HP mo, talagang kulit ka dyan. Ay na lo, ay na naman yung Marcelo, going for BKB, na naman yung build niya. 4 na naman siya, no? 4 to core, oh. Mahilig sila sa ganun, no? Uy, pero ito ah, Malik? Uy, ito na, nag-ulti na rin guys, pero tinatakbuhan yung alaga. Ang sakit, uy, hindi tumama yung hookshot, sobrang bilis. No movement speed dito. Pero, oh, may haste. Makakatakbar yata yung linag. Pinik niya na kagad yan. Yes, medyo... Messy-kla. Medyo messy. Pero at least, nagka-force na. Na-force yung hook. Oo. Na-force yung ano rito. Ito yung racket, oh. Kanina. Eh, oh, pinorty kasi. No, grabe yun. Sa tingin ko, si Clock din nag-porty nun eh. Yeah, what a play. Hindi na ako mag-life steal, no? Oh, oh, relax lang! Relax lang kayo dyan! Easy lang! Ito na naman! Backbaka na lang ito! Pero Young God! Winter's Curse gagamitin! Naku po! Nahuli yung Marcy doon! Pero wala nang Winter's Curse guys! Ang tanong, kaya pa ba lumaba dito ng Mind Games? Medyo maraming mga alaga rito ang dying namatay na! And Crystallize! Getting the kill dito sa may clockwork! And si Malik binubugbog para si Eric lang! Ahay! Unstoppable para dito! Kay Dino! Ursa Warrior! Dino nyo na sinuloy, Dino sa ano ba yan? Dino, Dino sa blink, yun na lang, Dino. Oh. Dino, Dino na, si Dino. Sige, si Dino na lang guys, pinapahirapan tayo ng mga player eh. Aincard. Aincard. Hindi, mahula ako, hindi ganyan talaga basa dyan. Hindi ko rin alam. Salamat sir dyan. Hindi, ano eh. Tinamahan ako bigla ng ano, allergy. Alam nyo naman guys, ever since kung nanonood kayo dito sa Qualifiers, may allergy po talaga ako, kaya pasensyado na. Ayun, yun nga. And, tinan natin, diba? Bugok yung seeker, galing pa naman ang... Kaya nakabubog, dala ka ng ano yun, ha? Dala ka ng gamot mo yun sa ano, patay tayo. Pag isingot-singot ka sa Singapore. Ay, nasabi ko nililipad. Ay. Baka, hindi, baka lang yung, naman. Hindi, lagi wala, wala lang naman to. Ano lang to eh. Ano eh, alam mo naman to. Ang pag-upo ay kasalanan. Ang pag-upo ay kasalanan. Ang pag-singot ay kasalanan din, di ba? Bawal ka dumurado, lo eh. Pag dumura ka doon, nakita Dora. Oo, oh, bawal grabe yung mabayara mo. Pwede kang makulong. Eh, yun nga. Eh, lalo pa kayo. Yung mga may symptoms na yan. Alam nyo na. Uy, pero 100% win probability by Dota Plus. Sabi. Sabi naman yun. Sige, ro? Ah, PuckChamp pa? Grabe yung mga tumaya sa PuckChamp. Bakit? Bakit PuckChamp pa? Win probability? Totoo ba yan? Sira ang Dota! Oh, ayun o!
Sira ulo ka, Dota! Ano yun? PuckChamp pa, win probability 100, guys! Parang nakabit siya, ano ha? Parang sabi niya rito, sige, lahat ng chance ng PuckChamp ibibigay ko na yung critical ng aso. 100%. Ayun na, winakwak na kaagad. Patay yung dalawang support dito, guys. Pero dahil no, kailangan niyang ngatin yung mga laga rito. Ano yung damage kay Ulsa na yung critical? Mga laga lang, oo. Oh, critical ng aso. Ginagawa ni Gabe, 100% critical. Tapos ano, mga 500% yung ano, yung critical damage. Pero wala pa rin dito, guys. Ada habol. Invoker. Ikaw ang napili, ang paborito nga po, Invoker. Hindi kasi pag lakas yata kasi ng sustrat sa ano eh, win probability. Oop, uy, kaso crystallize pa uli pa ata, yun lang, nauk ni Wyvern! Uy, ubus, double kill para dito kay Dino, win probability for more, 100%! Oh, ayan na, dire-diretso na. Baka 100% pa rin yung win probability niyan. Nagkamali lang daw, lo, baka nagkamali lang yung Dota. Dota Plus, no? Sira ang Dota Plus, guys. Sira ang Dota Plus. Huwag maniwala kay Dota Plus ngayon. Walang kabayas-bayas yung Dota Plus, sakitan nyo naman. 100%? Hindi mo man lang binigyan, lamang pa yung ano, sobrang lamang. Kaya nahulaan. Wala rin mana, lo, eh. Kahit ma-tribow niya, walang manang pang dispose. And 23-8. Ano yung mga bet mo dyan, lo? Yung kills ulit, no? Tumaya tayo, kills. Tama ba? Oo, patalo yata tayo din sa kills na to. Ah, ay, over 36 minutes, di ba? Over 36 minutes. Oo, over 36 45.5. Pero yung kills na ba, under ha? Tayo, alam ko eh. Under 45.5. Oo, oh, under 45.5. Pwede, di ba? Oo, pwede pa. Di nakapatay PuckChamp, oh. Pero tama nga yung mga chat dito sa nung viewers natin. Hindi pa daw nagsusod yung PuckChamp sa bagay. Wala, di na kailangan. Di na kailangan. Dire-diretso na yan. Ano lang. And third rotation natin will be up na. Oo, yun na yan. Yun na yung susi para sa pag-angat. Naawa ko kay Lilo. Pag natalo ni Ursa, 3 hits, wala na nabibitaw. Wala na, totoo. Ang nabibitaw niya, Lo, meron isa, keyboard. Bibitaw na yung keyboard. Sabi dito ni Joby siya, wang ano ng execration, ha? Muse ng execration. Baka si Marty yung Dota Plus. Ewan ko ba, 100% daw sa may PuckChamp. Sabantalang lugin-lugi, oh. Kahit sa kills, kahit sa network, objective-wise, lugi. Pero sila pa rin yung lamang, gano'n? 100% pa, hindi malang ginit na. Ilan daw odds nito? I think, nakapost niya sa KuyaNic kanina, guys. Check nyo na lang yung odds niyan. Pero, yeah, ano, dehado yung mind games. So, mga ano, yung molo dyan, plus one or negative, eto. Yung mga hayahay buhay dyan. SB lang daw, sabi ni Alo. Ayun, totoo. Kailangan natin yan, guys. And going for again himself, Triton Lina. Kaso yung viewers natin, Lo, halos lahat ata tumaya sa PuckChamp. PuckChamp? Ayun lang. Oo. Kasi, hindi, kahit sino, Lo, kahit sino tanongin mo, kung better ka, tapos nanonood ka ng mga laban ng PuckChamp, talaga malakas to eh. Eh, dahil regional qualifiers na natin ito, iba talaga yung nangyayari. Oo, the pressure is on, guys. Tapos matalo ka ng ganun game number one, yung may chance ka manalo, yun ang masakit. Hanggang ngayon, di pa sila nakamove on dun. Pag-uusapan pa nila after yun. Kasi yung game pa natin, yung ganito eh. Oo, lamang tayo eh. Tapos. Iba naman yung mga Lina. Laro na pag natalo ka, medyo masakit din talaga. Matutusin, grabe rin talaga si Lina, Lo, no? Grabe yung adjustment sa item, no? Talagang sabi niya, di niya pininit mag-regle. Kung tutusin, pwede naman eh. Ay, pero travel nga eh, di ko kailangan mag-isa, di ba? Alam mo naman, yung pagka-pinap yung like and ultimate, ang hangat chatting ka lang yan eh. Dito lang ako, gigilid-gilid lang ako. Kasama lang din ako sa inyo. Yes, and maganda yung in-item niya rito. Talagang backline lang siya, nag-itline siya, tag-skill lang. Taga Laguna, taga NSA. So, ayun nga. Up na yung Roshan natin,
third rush natin. Ano ba yung bibigay ng rush? Baka Ags na naman. Kanina Ags eh. Ang swerte naman nila kung Ags na naman to. Ags yan siguro. Ay, repressure. Ang swerte nung kung Ags eh, kasi makukuha ni Ursa yun, lo. Oo. Oh, isimi mo naman yun. Or baka kay Lina, hindi na bang kailangan bumuo pa. Pero ito, pressure guys. Kanina nabibigay yan, Lina na siguro. Double BKB, double Laguna. Yes, ayun na nga. Ayan. Speaking kay Lina na. Pero to, immediately sold. Alam nilang sila na yung lamang na lamang dito. Mm-hmm. So, saan sila patungo? Saan sila maghahanap ng pwedeng patayin? And oop, may naping, may nakita rito. Ayun na, nakita nila din nila. Like, kailangan niya mag-pop yung ultimate. Hindi pinap-ultimate, guys. Wala na, lo. Okay. Hindi na, ma. Tinanggap niya na. Eh, wala eh. Uh-oh. Alam niya na. Uy, sino tong pink? Si Lil? Ah, wala. May vision din sila. So, makikita rin talaga ni Lil yung favor ng gugo siya. Mukhang sabi dito, split na lang muna daw. I-split muna kami, sabi ng PuckChamp. Kung tutusin, parang... Ang tagal gumalaw lang ano. Mind games. Kung tutusin lo ah, ramdam ko. Labang na lamang sila eh. Parang takot pa rin sila. Uli. Uh-huh. Dahil yata nag-split push lagi yung alaga ni Laika, naka-push out. Kunling. Kanina pa eh, nandun sa may bottom lane, nakita mo, hindi na maano dun, hindi na maalis dun, hinahatak lang yung creeps. Paparmin ng dragon. Kanina pa na-split na na-split eh, tuloy. Oh, ibig sabihin, maganda rin ginagawa siya talaga. Uy, pero may nahuli ah, invoker. Nakabasher ito, no? Nakabasher. Yun lang, hindi nagbasher. Oh, nakabasher yun eh, si Marcy. Oo. Uh-huh. Kaso may nahuli, okay. Wyvern. Patay Wyvern? And ito na. Aegis sa 3 minutes pa, talagang kailangan gumawa ng paraan dito ng mind games para maka-high ground. Uh-huh. Kasi na-splitan lang sila rito. And ito na, dediretso na sila rito, guys. Tingnan natin. Walang Wyvern. Ito isa sa mga kinakatakutan nila eh. Bagay, pero ito kita. Ko, papatayin kita sa backline ha. No, kita sa backline yung PuckChamp dito. Ever gusto nila mang go. Nag-aabang lang, guys. Pero mga ano yata, mag-aarap sila sa may bottom lane muna papunta rito. Ito nga mind games. Nalaman daw kasi Lon, may taya kang 36 over. Kaya pinapatagal. Ayos ah. Ayan na nga, malapit tayo 36 over. Tapos sa kills, 55. Pwede pa. Pwede pa. Oo. Lo, grabe pala yung item ng Bellseeker. Sobrang hirap niya. Kaya nga eh. Siya pinakamahirap po. Ito butterfly na lang. Grabe ito mag-carry ah. Dati parang alakas na ito. Nasa nabi ah. Crystallize. Crystallize nyo. Pagod na. Pagod na nga indeed. Itong crystallize na carry. Kita siya. Hotel ball. Kinakatayuan niya. Kitang kita siya. Pero wala nang pakialam yung mind game. Sara, tulak tayo. Nakita naman natin eh. Ito na nga. Diretso na dito guys. And basag yung mid lane. Dino. Siya yung naghahatid dito. Nang panalo sa kanyang kukunan. Oop. 1, 2, 3, patay. Pero, ubos, ubos. Ni-rapture ha. Wala naman. Hindi naman po bumahay niya ng ano. Mga rapture. Next target here to. Ang ganda nga ng Ursa pick against sa Bloodseeker kasi yung Raptor glow eh, saglit lang mawala. Pag nag-ano ka, enrage ka, or pag na-earthcheck ka rito with the shard, so mabilis lang talaga mawala yung Raptor. Unless double Rapture, pag nag-25 yung ano rito, BS. So tara, tier 2 tower, bottom lane, red-derecho na rito. Itong mind games. Patapos nyo na, sabi rito ni Joshua, malaka. Panalo na yung 36 natin, over. Yes, yung pilis na lang. Pero wala eh. Ginagalito lang sa low, tanong mo. Napipigilan yung push low. Mm-hmm. Tumatagal then, na tumatagal eh. Yan lang kailangan dapat duwe depesa si Underlord. Isang lane kagad na hawakan niya. Hindi ba mas okay kung si Lina bilis siyang BOT? Diba? May dagger siya eh, pwede siyang skill. Dalawa na sila.
sa dalawa na sila, travel na lang. Wala pa palang basher Marcy kanina. BKB pa lang. Kasi kung may basher yun, talagang mahuli. Crystallize, oh. Tara mo, lo. Kung aso carry, hindi mo alam kung saan pupunta. Tara mo. Paikot-ikot ka lang sa ano. Para ka namamansyal sa ano yun, eh. Yung Blood Sealer na siya yung maahan pa, pero oo. Oh, oh. Ayun na, pinagsusupak na naman. Pabang! Sinuntok-suntok nga yung akum ni Embokar doon. Lahat yung buhay nun, ano lang titipi, ha? Lo, naku, sakit. Ako lang, buyback yun, lo. Kakabili lang ng Hex nun. Oh, paano pa gagawin yan? 50 seconds wala yung invoker nyo, guys. So, kailangan din may pesa rito ng PuckChamp. 4v5 ang labanan. With the cheese. Ito pang si Underlord. Napakadaming item. Assault Kiras, BKB. May Road of Tatos pa. Say galing ang kanyang pinapakita rito. Uy, naglalaglag ah. Naglalaglag ka yung sounds. Kaya nga eh. Oop. Sobrang playsip nung ano, no? Mind games. Mm-hmm. Ayaw nila magpabawi talaga. Ano, ito mo, tutusin. Pwede mas... Walang ba, ito mo, patay pa yung invoker hanggang ngayon. Pero... Umuwi muna, babalik yata. May portal na kinawa. Gusto nila 5v5 daw, para wala daw reason. Itong box shop. Gusto nila lima. Oo. Wala, sabi dito, wala. Yan. Kabagay, kami rin guys, sag-aabang kami. Wala kang clash na parang 5v5, no? Wala pang wala tayo clash na 5v5 sa mula kanina eh. Pitas-pitas lang. Antok na ako, pitas-pitas lang nangyayari. Natawa ako kanina, umikit ka. yun nga, iniisip ko na kung ano nangyari. Ano na? Diba? Wala eh. Mahirap talaga. 28-7. Mahirap talaga yung manood, guys. Kung pagod ka sabay, ganito yung mga laro yun, talagang nagkaka-farman. Pero ito na, lo! Lagsod na yung PuckChamp for the first time. For the first time, guys! Tinan nyo yung kanilang sold, oh, times 3 pa rin. Tatlo pa yung sold out. Nag-cooldown na yan, guys. Oy, pero ito, ah. Lina? Apat na sunod daw kasi ito. Ay, nakita! Nakita niya! Ghost walk yung creep! Sa may creeps! Diyos ko po! Yan lang! Ay, na-disband! Sabi niya, disband! Sabi niya, ganun, no? Yan na! Wait, pero ito! Uh-oh! Tignan natin, BKB kagad ginamit dito ni Yankee, pero pinagkasabak na naman po siya, medyo naglag. Uy, patay kagad! Join po! Okay, agad! Trap! Wala ang buyback! Gusto kagad magpahinga! And then, yung kunulang na sustansya na Blood Seeker, mamamatay rin po! Oh my God! PuckChamp! Kulang ng champ! Puck na lang po ang nangyari! And takbuhan na ito! Yun lang. No, nabura si Invoker, lo. Para naging paper only lang. Eh, bakit kasi umarap siya dun? Mag-BKB. Pwede naman pagkabit daw na skill. Atras. Eh, hindi. Harapan. Harapan. Uy! Diba na? Ah, kasi ano, Lina, lo. Tignan mo, parang lumilipad. Oo, lumilipad, no? Lumilipad siya dahil dun sa Uggs niya. Okay din ang trip. Sipin mo yung clock support, lo. Naka-ags. Oo, oh, yaman. Yaman lahat ng side ng mind games dito. Isipin mo yung mga support nila. May mga big item. And Roshan? Gusto nung hintayin ano naman yung Roshan dito? Napakadahing item nung Lina, guys. Amaya makikita natin. May aganim siya na yung lilipad-lipad. Technique naman siya. Spell resistance na magic resistance. Yung carry blood ngayon at ganda na support Marcy. Wala, hindi. Kung kahit nagpasin ni Blood Seeker eh, parang support na lang eh. Kaya nga, saka sobrang shutdown di yata. Hindi ko alam, ano nangyari guys. Maganda naman lane niya sa top, di ba? Tutusin, maganda naman eh. Iyaman kaya niya early. Kaso, naboset nga lang lo, di ba? Hindi kasi boss sila... Boset eh. And ito na lo. Refresher, shard plus aganin. Third Roshan. Fourth Roshan na, fourth Roshan. Oh, bali yung ano natin. Bali yung bilang-bilang dito sa ating overlay. Third pa lang nakalagay, oh. Fourth Roshan na nga pala to. Fourth Roshan na. Tama. Pero to, Asod. Dalawang team na nakasunod pa. May break. May magandang words itong PuckChamp. Ito na yung hinihintay nila. Kaso, sila naman yata na ulan. Eh, patay na naman yung invoker.
Patay na naman po yung undying, mapapabay bakit? Eh, nope, nabas dito yung clockwork, pero naku po yung carry crystallized. Pinagkasabak na naman po ng Marcy, guys. Mas malakas pa yung Marcy. Oh, kakabay back mo lang, di ba? Ngat, ngat, very good. Yum, 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 delicioso. Okay na. Pwede na yata mag-rose yan, sabay tapusin na ito. Lumilipad ka. Lumilipad din ako eh. Oh, yun Deuce. Lang. Scan. Bam. Tumama. Normal, normal. Patay. Unsummable para kay Lina. Wala. Pwede na i-call to. Kung ako sa PuckChamp, pwede na yun. Pwede mo naman. Bumawi. Lower bracket. Sabi, tingnan mo yung player. Ano? Player cam nung invoker. Naibog ako tubig ko. Bata na ba yung itsura nung invoker kanila? Ano ba itsura nung invoker? Ano ba? Kita natin. Nakatingin ako sa may player cam lang nung invoker. Ay, nakanga, parang nakatulala. Tulala lang ata siya, oh. Nakangawa ata, eh. Tulala lang, ah. Yung invoker doon. Wala, eh. 3 hits, 4 hits lang siya nung... Magpapatulala ka talaga doon. Pagka-dagger in sa'yo, ngat-ngat pairing ko. Nyaw, nyaw, nyaw. Bakay na. Kailangan na ata niya, nag-iundi sa lang siya, eh. Oo. Uy, Carolina, ah. Oo. Tignan natin yung set. Mamatay ata si Lina rito. Ah, hindi. Pumalag. Mauhuli pa nila rito. Uy, yun normal, normal. Mamatay 300 HP. Si Saso. Oo, namatay yung Lina. Si Saso, pero mega kill pa. Or, yan, godlike. Party sa Ursa and Slayer. Kanina, kanina pa niya kinakurse ng kinakurse yung clock. Eh, naka-crimson nga yun. Pumamatay. And oop, tinanong na naman nila dito. Gusto na naman nga tiyan din dito. Itong si Yang G. Kita mo yung mukha niya sa camera. Hindi ko mo kurap, Yang G. No, kurap nation. Mukhang picture lang yata to. Hindi yata to mga bicho. Oh my God. And I think this is it. Ito na to. Easy kailangan game. Ilan to? 49? Panalo pa rin tayo. Tama? Ay! 45 lang ba tayo? 45. Under 45 lang tayo eh. Talo. Talo. Talo isang bet natin. Pero at least panalo no. All 1 lang tayo sa bet. And 2-0 guys in favor of Mind Games dito sa upper bracket natin. Walang nagiging upset. Yun ang problema. Talagang ano. Dire-diretso yung mga nasa taas talaga. Sila yung naunguna, no? Or I mean, nananalo rito. May dalawang series pa tayo mamaya, guys. May bakbakan pa tayo ng Nabi versus HR o Hellraisers. And then, One Move versus Bet Boom. Yan yung mga abangan nyo pa rito. And then, meron tayong bakbakan ng South America region. Mamaya din po yan. Pero, Diyos, sa masaya mo din sa series natin? Na, ako na ano eh, parang na, ako na Mind Games ng mga laruan dito eh. Sobrang unexpected, lalo na sa PuckChamp guys. Kasi hindi man natin expected na ganun yung maging laruan nila. Alam na natin, kahit naman sa ads kung titingnan nyo, sobrang yamada nila. Pero yun nga, pinakita lang din ng Mind Games na deserve din talaga nila na manalo doon sa game. Binigay naman nila yung best nila eh. And then nga guys, no, tapos na ang ating series. Pagbabalik natin, Nabi versus HR. Huwag po kayong alis. We will be right back mga sir. Paalam, thank you guys.